So eto na mga kaibigan, Los Angeles Lakers gagamitin na ang kanilang isang big man na si Christian Coloco sa susunod na laban nila kontra sa Phoenix Suns. Sisiguraduhin ang pagkapanalo. And bago yan kaibigan, huwag po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, sa unang naging laban nga po sa regular season ng Lakers kontra sa koponan ng Timberwolves, no, ay panalong Lakers, score na 110-103. And so far nakita natin mga kaibigan ko, hindi pa rin naman talaga binago, no, ni JJ Redick ang kanyang first 5 lineup. And so far yung sinasabi natin, ginagamit yung big man ng Lakers, no, tulad na lamang ni Jackson Hayes kapag kapatapos na yung first quarter ng game. At nagiging effective naman yun mga kaibigan. At ito yung ating nakuhang update sa magiging susunod na laban nga po ng Los Angeles Lakers kontra sa koponan ng Phoenix Suns. Pangalawang laban po ng Lakers, no, ngayong regular season ay gagamitin na po nila ang kanilang isang big man na si Christian Coloco. Na alam naman natin, no, meron na at aprobado na ang clearance para makapaglaro sa NBA. Nagkaroon po kasi ito ng health problem kaya hindi po agad-agad makapaglaro. Pero ito yung officially na nakapirma na ng kontrata sa Lakers and anytime soon pwedeng-pwede po itong gamitin ni JJ Redick. Alam natin mga kaibigan, mas effective itong si Christian Coloco kung ikukumpara natin kay Jackson Hayes, no? Ang mahalaga dito yung chemistry at momentum ng mga player na magkakasama. Kaya lang naman madalas ginagamit na nabibigyan ng mahabang playing time etong si Jackson Hayes, eh talagang may chemistry siya dito nga po kay Anthony Davis. Ilang beses natin nakita yung kanilang tandem sa loob. At nakita rin natin mga kaibigan, kahit regular season, nakakapaglaro po ang mga rookie ng Los Angeles Lakers. Dahil last game nakita natin, pinaglaro sa second quarter eto nga pong si Bronny James, pinagsabay sila ni LeBron James mga kaibigan. It means na hindi po natatakot mag-try ng risk, no, etong si JJ Redick sa laban kahit regular season. Nung preseason, laging talong Lakers mga kaibigan dahil nga po sa unstoppable na experimental lineup. Alam natin laging nasa first 5 eto nga pong si Angelo Russell, no, si Austin Reeves, eto nga po si Anthony Davis, Rui Hachimura, at syempre si LeBron James hindi nawawala. Pero binabago naman po niya yan pagdating ng second quarter ng game. Kapag nakikita po ni JJ Redick na nakakalamang ang Lakers sa game, ay pinaglalaro po niya ang mga rookie. Mahalaga po kasi mga kaibigan na masanay po ang mga rookie ng Lakers, especially, no, hinahasa, tinitrain po ng Lakers na masanay, no, sa mga intense and crucial game. Eto nga pong si Bronny James. History din na maituturing na first time na may pagpadar and son na naglaro sa NBA. Eto nga pong si LeBron at si Bronny James. And so far, ang ganda naman ang naging resulta, no, panalo ang Lakers. Hindi ganun kabigat ang kalaban nila next game mga kaibigan, etong Phoenix Suns, which is ilang beses na po nila yung tinalo. So sa panibagong sistema ng Lakers mga kaibigan, mag-a-adjust sila ngayon sa big man. Ang kulang lang naman sa lineup ng Lakers mga kaibigan, aminado tayo dyan, ay yung sentro, no. Maraming sentro or big man ng Lakers mga kaibigan, pero ang hindi natin talaga nakikita at wala tayong update masyado ay eto pong si Kyler Kelly. And so far sumasama namin ito sa practice bago nga magsimula yung game, no, pero hindi po sinasama pa sa lineup. So marami tayong nakukuha update na posibleng ginagawang reserve player eto nga po si Kyler Kelly sa mga susunod pa na mga laban. At alam naman natin game 2 pa lamang ngayong regular season, marami pang mangyayari. So yun lamang update natin for today, and huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.